Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating tatalakayin ang isa sa mga request ng ating sender. Dati siya ang nagyayaya. Ngayon, kahit hawakan ko lang siya sa gabi, ayaw na po. So, ang ating sender ay isang lalaking mga kasawi na ang kanyang asawa daw, dati siya ang nagyayaya. Ngayon ay, kapag kahinahawakan niya ay ayaw nang magpahawak mga kasawi. Syempre, bibigyan natin siya ng tatlong rason kung bakit mga kasawi na hindi na siya nagpapahawak ang asawa niya. Ayaw na rin siya magpahawak at kung dati siya pa yung nagyaya. Unang rason mga kasawi is, papahiya siya sa tuwing pagyaya niya sa iyo ay tinatanggihan mo. So, syempre, mga babae, kapag ka ganito yung ginagawa mo, ay dinadamdam naman talaga nila, mga kasawi. Diba, sabi ko nga sa inyo, bibihira ang mga kababaihan na nagyayaya pagdating sa pakikipaghana-hana, mga kasawi. Kaya kapag once ang inyong asawa ay nagyaya na ito, ay pagbigyan niya na kasi bibihira naman sila na nagyayaya, lalo kapag kayong babae ay ganadong-ganado mga kasawi, tapos ikaw naman na lalaki ay tinanggihan mo. Hindi mo siya pinagbigyan. So meaning, magdadamdam yon. Kaya ang babae, minsan nakakaisip sila na sa sige, sa sunod, kapag ka ikaw ang nagyayaya sa akin, tingnan mo lang, hindi na talaga kita pagbibigyan. So may mga ganong mindset yung mga kababaihan, parang bilang ganti ba sa mga kalalakihan para hindi sila mapahiya ulit. Tapos kapag ka ikaw ang nagyayaya, ay ginagantihan ka rin niya dahil ganun din yung ginagawa mo sa kanya, mga kasawi. Ayan ang ating una na rason. Ang pangalawa naman, mga kasawi, is baka maaaring meron na siyang kinakalantari, mga kasawi. Ayan, syempre mga kababaihan, kapag ka eto ay unti-unting nagbabago sa inyo, tapos dati siya yung nagyaya sa inyo at sobrang pananabik sa inyo, tapos bigla itong nagbago. So meaning, baka meron na siyang kinakalantari na iba, meaning baka meron na siyang nagagustuhan na iba, at doon niya na nabibigay yung kagustuhan niya at hindi na sa'yo. Kasi mga babae, hindi naman yan basta-basta magbabago at kung walang mga rason kung bakit. Siyempre, iba't iba kasi yung mga reason ng mga kababaihan kung bakit sila nagbabago. Pero kapag kayong main reason, mga kasawi, na talagang ayaw na nila, tapos dati sobra silang hot na hot sa'yo, tapos sila pa yung nagyaya, tapos, so siyempre, parang lalaki din yan na minsan kapag ayaw ng legal wife na asawa, ay sa iba nila hinahanap. So, may tendency din na ganun din yung mga kababaihan na kung hindi sila lagi na pinagbibigyan ng kanilang asawa, hindi sila nasasatisfy sa kanilang mga asawa, ay maaari din na hanapin nila doon sa kabila. So, ang ending, magugulat ka na nga lang, ay hindi na siya nagyayaya sa iyo kasi iba na ang kanyang kinakantari, mga kasawi, at hindi na ikaw. So, ayan yung ating pangalawa na rason, mga kasawi. Ang pangatlo na rason, mga kasawi, alam ko na maraming makaka-relate na kababaihan at kalalakihan dito. Hindi siya nasasatisfy sa iyo pagdating sa kama or nakukulangan siya. Alam niyo ba, may mga babae kasi na talagang hindi sila nakukontento kapag ang asawa nila ay hindi magaling sa kama. Sa mga kababaihan na sila ang nakukulangan pagdating sa kama, kasi kadalasan ang mga lalaki ang mahilig maghanap ng mga kababaihan na magaling pagdating sa kama. So bibihira ang mga babae na naghahanap ng mas magaling sa kama na mga kalalaki. So meaning, kapag ka ganito na may babae na ang asawa mo ay ganito, hindi sila na kontento na kung ano lang yung binibigay mo at nakahanap ito ng iba na magpapaligaya sa kanila, na napasatisfy sila. So ibig sabihin, pipiliin niya yon dahil, di ba, mga kababaihan ay bibihira lang na ganito yung ginagawa nila. Siyempre, mga lalaki at babae kasi is parehas ngayon. No, kontento kapag kang asawa mo ay magaling pagdating sa kama, napapasatisfy nila, napapasarap nila, at nailalabas nila ang lahat ng L na L. Ang mga kababaihan ay ilan-ilan lang ang may ganito, mga kasawi, na talagang naghanap ng mga lalaki na magaling sa kama. So kapag ka nakatikim sila ng ganito, mga kasawi, is mas pinipili nila ang mga lalaki na
magaling sa kanila at nailalabas nila ang kanilang satisfaction. At kapag ganito mga kasabi ay mas pinipili nila ang mga kalalakihan na ganito, kayaya ka na sa kanya ay baliwala na sa kanya. May nagbibigay na sa kanya na isang lalaki na mas nasasatisfy ang iyong asawa at hindi na sa iyong mga kasawi. Kaya syempre, lagi niyong tatandaan mga boys or girls. Kapag kayo ay merong asawa, hindi naman masama na gagawin ninyo ang lahat na posisyon, lahat ng mga hindi nyo nagagawa ay pwede nyong pag-aralan kasi asawa nyo naman yan, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, mas maganda na nabibigyan nyo ng satisfaction ang bawat isa para hindi maghanap ang mga asawa ninyo. At kung talagang naibigay nyo na ang 100% na ganito at talagang naghanap pa rin yung asawa nyo, ibig sabihin, isa lang yan, hindi nakokontento ang asawa nyo sa inyo dahil ugali niya na talaga yun mga kasawi. So, ibig sabihin, wala ka na dapat pagsisihan, wala ka na dapat regrets kasi sa kanya na yun may pagkakamali mga kasawi. Yan lang po sa ating sender, naway nabigyan kita ng dinaw pagdating dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na lang kayong mag-follow kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.